Hi! Ako ulit po si Rowie World para ipakita sa inyo dito sa mga spare parts ng sasakyan. Korean spare parts to, pero halos pare-parehas lang sila ng mga made in Japan na sasakyan. Saka yung Korea, lahat ng sasakyan, para halos may magkakaparehas lang. So, dyan muna kayo at papakita ko sa inyo. Hello sa mga lahat ng mga mahilig po sa spare parts ng sasakyan. Ito po ipapakita ko po sa inyo ang spare parts dito sa Cavite. Ito yung pagdating dito, punta tayo sa ito yung tinatawag na alternator. Yan. Ang dali ah. Alternator na yan. Yan yung para sa mga pag nawawala ang battery ng sasakyan at natitirik ang mga sasakyan. Yan po yon yung alternator. Ito yung sa mga banto na alternator. Pagka may nasira dito, either sa loob, may naputol na wire o ano. Pag nasira, hindi na siya kakarga sa baterya. So, nagkakaroon ng problema, hindi na andar yung sasakyan. Ito yon. Yan. Tapos ito yung ito naman yung ito yung saksakan niya. Ito po yung kikita niyo po ba saksakan. Ito po oh. Yan yung saksakan. Tapos ito naman yung sa ground niya. Tapos ito yung sa likod. Ito yung bomba na sa lang papunta. Yung may langis, ito sa langis ko nakakabit. Bomba rin yan. Para sa preno. Ay sa preno sa ano. Dumadaan dito yung langis. Ito. Yan. Ito yung sa mga malalaking sasakyan. Tapos meron din tayong ano. Yung starter motor naman ng mga kotse. Ito yung isa, ito yung starter motor. Yan. Nakikita nyo yung starter motor. Yan yung starter motor ng kotse. Yan po. So, ito naman ang starter, pagka nasisira din ito, hindi mo na ma-start yung pag sinusian mo yung sasakyan, hindi na rin siya mag-start kasi pagsira na to. Kaya po minsan tinutulak yung sasakyan para mag-start. Ito po yun na starter ang nasisira. Yan po. So, ayan. So, ayan, marami po yan, no? Mga pagpipilian nyo. Starter, may mga malalaking starter din tayo yan, no? Malalaking starter. Yan yung starter ng sasakyan. Ito pang mga pangkotse naman to. Yung mga maliliit lang. Yun yung mga pangban. Tapos dito, meron din tayo mga maliliit din na alternator. Ang bigat. Yan. Yan yung mga ito yung mga pang ano to lahat pang van. Tapos yung mga pang kotse naman mga maliliit lang. Yan.
meron naman tayo dito, ano, yung sunod natin na ipapakita sa inyo. Yung yung para sa mga bintana, ito naman yung pagka nasisira din yung mga motor ng sa bintana, yung pag pinapaangat yung bintana, ito siya yung mechanism niya, the window mechanism, yan po yun. Ito yung may motor, tapos ito, ito po yung mga power window mechanism. Tapos meron tayong headlight switch. Ayan, kung nakikita nyo ito, headlight switch, ito yung may high and low. Ayan, ayan po. Tsaka ito naman yung sa ilaw. Ayan. Tapos pagkakana, pagkakaliwa, halimbawa ito, kakaliwa, bababa mo ng ganyan. Ayan, kakaliwa, kakanan. Yan po yung ating mga sa manivela. Tapos meron din tayo mga meter gauge, kagaya nito. Ayan, mga meter gauge yan. Iba't ibang sasakyan yan, mga ano, pero karamihan dito mga Korean parts. Yan, kagaya niyan. Yan. Yan, mga ano yan, meter gauge. Yun. So, nakita niyo na sa katutak na parts na kakahilo. Oh, ito naman yung mga pang switch sa dashboard pag mag-aircon. Ito yung mga switch niya, aircon. Tapos ito naman sa pag sa baba yung hangin, ito yung sa gitna ang hangin, sa taas ang hangin. Ito yung mga switch, ito yung control niya sa cold at saka yung sa pag sa thermostat niya. Ito yung control. O ayan, ito lahat ito. Ito naman. Iba't ibang sasakyan to. O ayan, medyo marumi lang nga kasi along the road. Kaya medyo pag ginawa yung mga kalsada, medyo madumi siya. Pero mga bagong dating lang naman to. Tapos meron din tayo mga wiper arm. Ayan, wiper arm. Saka meron tayo mga shocks at saka yung mga differentials. Yan yung mga differential, kaya lang medyo madilim kasi nasa loob na ng bodega. Ayan. Tapos eto na yung mga makina. Ayan, makikita ninyo na iba't ibang makina yan. Nandyan yung mga may turbo. Kaya siya tinawag na may turbo kasi ganito yun. Ito yung may anuhan ng turbo. Ito ganito. Yan. May kabitan ng turbo. Yan. May mga turbo na sasakyan to. Malaking sasakyan. Pangbal. Tapos meron din tayo mga door stay. Ito mga door stay, makikita ito sa likod ng van. Itong ganito, oh. Yan. Wait, turn natin. Ayan siya, door stay. Yan. Ayan siya. Kita ko sa likod ng sakyan, napakarami din natin yun ng mga door stay. So nagkakahalaga lang ito ng mga 400 ang isa.
Mga 400 ang isa lang niyan. Ayan, door stay. Yung sa back door ng sasakyan. Parang shock siya na maliit. Okay. That's all. Ayan. Meron din tayo yung mga manivela. Ito ay manivela. Manivela naman to ng pangkotse. Ito manivela ng pangkotse. Tsaka ito yung pangban. Medyo nilagyan na ng tape kasi para hindi maghiwalay yung isang set na yan. Ayan. So sa ngayon, yan muna ang ipapakita pa natin yung sa wiper motor. Ito po yung wiper motor. Ayan. Wiper motor naman to. Ito po yung wiper motor. Ayan po. Ang kabitan ng ano niya, ng kuryente. Ito ang sa ano niya. Sa mga wire niya. So yan po. Ito yung kinakabitan ng para doon sa linkage. Ito yung sa linkage para mag-wipe ang mag-wipe ang ano yung sasakyan, ikakabit yun dito. Kasi iikot yan. May number 1, number 2, number 3, ganyan. So, ayan po. So, ipapakita naman natin yung linkage. Ito yung linkage niya. Dali ah. Papakita ko naman ang linkage. Ito po yung linkage. Ito po yung linkage na dito. May tali pa. Ito yung linkage. Ayan, ito yung linkage niya. Ayan. Ito yung linkage ng wiper, doon sa loob ng wiper to, ng sasakyan. Tapos ito, ito po yung ikakabit yan dito. Ito yung ikakabit dito sa motor. Diba ito yung motor? Yan, ikakabit yan dyan, o. Sasalpak dyan. Ayan, pag sinalpak yan dyan, pag andan ng motor, saka siya gagalaw lahat ng mga ano na yan. Yung wiper. Okay. So, ayan. So, meron din tayo mga headlight. Ito, kagaya nito, may headlight. Headlight din ito ng sasakyan. So, usually, pag mga ganito kasi, nagkakahalagang 500 to. Ito, 500. Tapos, ito naman na linkage, nasa 500 din. Yan. Yan din naman ang halaga niyan. So nakita niyo na mga friends. Tapos meron din tayong ano, ito yung sa ano niya. Propeller. So makikita niyo ang propeller, ito yung pinapalitan yung doon sa ilalim ng sasakyan. Yung pagdating dito, ito at sandali. Ito yung dito kinakabit yung doon sa may transmission ng sasakyan. Ito yun, oh. Yan, ipinapasok dito yung dulo ng transmission ng sasakyan para pag andar, iikot to, tapos paiikutin niya yung differential ng sasakyan para tumakbo yung mga van. Oh, magkaiba naman yung sa kotse kasi ang sa kotse yung sa harapan naman ng gulong. So yung mga ban naman sa likod yan, may differential yan kasi medyo mabigat ang kinakarga dyan sa mga yan. Tapos ito naman yung para sa tambutso, para may silencer ang tambutso, hindi maingay. Ayan siya. O, diba?
iba pa kabit nyo lang to. So mawawala ang ingay na ng Cambodia. So ayan mga friends. So sa ngayon, yan muna ipapakita ko kasi gusto ko ipakita din sa susunod yung pagbukas ng makina at para makita nyo rin yung loob ng makina. So bye muna.